eye slot. Dahil kung sino manalo dito, secured na yung kanilang direct invite for the International 11. So, very crucial for both teams. So, talagang ipaglalaban nila itong game natin. And kita naman natin game number 1. Sobrang tagal. Game number 2, ang ganda ng nangyari. Game number 3, hindi ko na lang alam kung ano talagang ipapakita sa atin itong dalawang CIS team natin. Pero yun nga, again, whoever wins will secure a slot for the international. Sasama na sila dun sa 5. Yeah, so I think 6 ba o 5? Teka lang, let me check. 5 na. Kasi pasok na Tundra. Yun. And I think kung sino mo manalo to, there are 6 slot na, pang-anim na dito yung direct invite if ever sino mo manalo dito. Yes, so yan. Speaking of, yan, maraming salamat, boss. Yung, yan yung nakikita ko. Kasi yung Tundra kasi hindi pa naka-green nung nakaraan. Oo. Yan, pero, again, whoever wins, sasama sa Thunder Awaken, LGD, TSM, OG, Beast Coast, and Tundra. So, speaking of treadle, since nakita natin dito, di ba, yung pinaka-treadle dito is 1296. Ngayon, nabawasan siya ng 1115. Wait lang, may natawa ako. Natawa lang ako kasi nakalagay dito sa Liquipedia, ang requirement na points para makapasok dun sa top 12 is 1131. Then yung current points ng Gaming Gladiator, 1130. Kulang sila ng isa. Kulang sila ng isa. Pero actually, hindi pa naman siya nakagano. Hindi pa naman siya. Depende sa magiging run pa din ng ibang teams na nandito pa rin running for hope and hoping for the direct invite ng the international. So, depende sa ano nila. Performance nila. So, kung mapasok sila dito, hihintay nila yung resulta nung mga nasa upper ngayon. Like yung LGD, yung Thunder Remake, wala na rin. I think yung LGD nilang tingin ko yung pag-asa nila para kahit pa paano, direct invite sila. Kung ano yung magiging top spot nila, like top 3, tingin ko magta-top. Direct invite na dito yung Gaming Gladiator. Pati OG siguro, dahil mataas din naman yung points ng OG. Pati OG din, yun yung maghihintay natin na resulta kung sino nasa top na... Actually, dalawa nga lang yung di kasali. O yung Tundra, eliminated. Yung Gaming Gladiator, I think di talaga sila kasali dito sa major. Pero sapat na rin yung points nila, kung tutusin eh. Naging nila sa Stockholm major. Yeah. At saka konti na lang, di ba? Makikita na natin kung sino ba yung mga magiging kasali for the direct invite. And ang tanong nga ba dito, susunod, sino nga ba yung susunod sa kanila? Outsiders nga ba or Team Spirit? Dito natin malalaman yan sa game number 3. Pero simula na ng ating draft dito. Shoutouts again sa lahat na nanonood. Good morning, mga kaibigan. Yes po, from Twitch, YouTube, and Facebook. Isang magandang-magandang umaga. Sana nakapag-breakfast na kayo. Kahit kayo hindi pa natutulog, kahit kayo kahagising lang, yan, simulan nyo ang inyong araw ng ating Dota action. But with that being said, Team Bruzoban for Team Spirit, very consistent man. Ayaw mo nang madali ko ng Team Bruzo. And then the Tiny. Okay. So much impact coming from Tiny nung game number 2. I think that's why nag-ano sila dito, nag-sum up sila dito na kailangan nilang iban yung Tiny. Na-explain mo na yan kanina, no? Yung impact niya, hindi siya agad na mamatay pag nag-initiate siya ng team fight and then nakakabalik pa siya ulit sa team fight, no? But for Outsiders, Marcy naman. So, open yung pack. And Team Spirit, let's see kung ipipick ba nila dito yung pack or ipaprioritize nila dito yung hero for collapse like Razor. Razor, Mars, maybe yung Snapfire na isa din sa mga nakita natin in the past for Team Spirit. Tingnan natin. Pero hindi ko kasi masyado nakikita usually na ino-open agad nila yung Mars. I mean yung Snapper pala. Snapper talaga. Okay, talaga. So pack. Ito na. Hindi mabibigay sa Outsiders yan. Ako hindi ko bibigaw sa Outsiders talaga. Kung ako yung Team Spirit. And besides, maganda rin naman yung first pick na pa. Yan na yung ano, yan na yung trend natin ngayon sa Arlington Major. Kung hindi mababan, automatically ma-first pick siya. Nakita ko na rin yan na ginamit sa group stages as an offlane. Hindi nga lang silang fanatic. Magkakaroon mamaya ng series. But anyway, what my point is, yung puck, pwede mo siyang gawing offlane if needed. So, in a way, parang pwede pa rin nila effects kung kinakailangan. Okay, kung kinakailangan naman. For example, may mga, sabi natin mga two heroes na maganda against puck sa mid, like Void Spirit, Night Stalker, mga ganong hero. So, tingnan natin kung gagawin ba yung Team Spirit na ginagawa usually ng Fnatic. Oh. So, Outsiders. Gusto ko to? Okay, gusto ko to. Yung TA pick sa side ng Outsiders, flexible pick, nilalaro ni GPK, nilalaro ni Ramses. And I think for Outsiders, usually pag ganito yung nag-opener nila na hero na
ipick agad sila ng core. Usually naman, nagbaba na agad sila ng at least two heroes dun sa second phase na maganda up against sa core na pinili nila sa first phase. Like, etong TA. So, yun natin, for Sea Spirit, kung magpipick ba agad sila ng hero na maganda against sa TA pagdating sa overall game plan. Oh. Mm-hmm. So, kaninong TA to? Flexible eh. Flexible. Oh, diba GPK or ano talaga, Ramses. Mm-hmm. Yeah. Hindi siguro sa magiging leaning or probably kung in-expect nila na pack namin to, pwede nilang i-lean tong kay GPK, no? Yeah, maganda siya up against pack sa lane pero nakita naman natin na mas impactful si pack pagdating sa may mid compared kay TA kasi matako talaga sa ano eh, sa farm tong si TA, mas fit talaga siya sa role ng carry kaysa mid para sa akin. So, I think for outsider, siguro kung for example, for Team Spirit, maglagay sila dito. Ay, okay, nagano muna sila, Snapfire. Pero, tutuloy ko lang yung point. Siguro for outsiders dito, may possibility na gawin pa rin nilang meet tong TA. Pag meron sila dito, naisip na hero na maganda for Ramses na maganda up against sa four heroes ng Team Spirit. Yun lang siguro naisip. Katulad ng... Like Doom? I think open pa rin yung Doom dito eh. Oh, pwede naman kasi naglalaro sila na gano'n. Parang si GPK yung mag-farm, then si... Ramses yung playmaker na hero like Doom, yun ang sabi nga dito ni Dykstra. Good point. Good point yung Doom. Ang tanong, baka maban ng Team Spirit or for Spirit, Void Spirit yung binan nila dito. Why is that? May siguro, nabanggit nyo na rin, di ba? Oh. Ayaw naman nila na ma-counter out yung pack. Sayang yung pagka-first pick mo eh. Tsaka ginagawa kasi ng Team Spirit. Yan yung ginagawa nila eh. Pag merong first pick sa may nakalaban na, pag merong first pick na pack sa kalaban nila, ginagawa nila in response dun sa pack, nag-pipick agad sila ng Void Spirit tsaka Skyrat. So, siguro, iniisip dito ng Team Spirit, baka gawin, Spirit. Baka gawin din na outsiders yung ginagawa nila. So, binan nila dito yung Void Spirit. Mm-hmm. Pero for outsiders, nakakagulat kasi sila yung nag-ban ng Batrider. Well, may Templar Assassin that explains why nasa banning pool din yan. But how about another ban ng Team Spirit dito? Ano yung gusto nyong ban pang boost up for Templar Assassin? Siguro? Tingin ko, Viper. I think, kaya pa rin naman yata nilang i-pull off yung Viper sa as an offlane. Well, kung gusto talaga nilang maginhawa yung lane ni Ramses dito, or probably, si Ramses talaga yung gagamit nito, why not ban nato lang yung mga counter dito kay TA, di ba? Mm-hmm. Yeah. So, Viper is out in the open. Ginagamit din yan ni Collapse. Even nung group stages, nakikita ko yan for Collapse. So, Spirit. Oh, like. Oh, like. Inisip ko Night Stalker yung possible iban nila, pero oh, like ano. I think pwede yata sila mag-Night Stalker dito eh. If you're a Team Spirit. Parang sabi na lang natin na steel pick. I think. Maganda rin kasi yung combination ng TA plus Lycan. Nabilis mo mag-take ng Roshan with the Helm of Overload, then ang dami mong vision. Diba? Merong alaga ni Lycan, then yung neutral ni Lycan, then yung trap. So, overall, pagdating sa vision, di pwedeng hindi kayo lalamang. Uh-huh. Yun yung kagandaan ng with TA tsaka like, and then, for outsiders naman dito. Viper or oh, Beastmaster? I think okay lang ata kung hindi open na nila yung Beastmaster. Pwede nga yung Beastmaster for the side of Team Spirit, pero jug na lang. Okay, jug na lang. Makes sense. Mm-hmm. Bagay, ano siya, reliable na carry na pang-burn agad ng refraction given na Manta-style, ano siya, builder. Si Juggernaut, so malaking tulong yung pang-burn ng refraction. Then yung Blade Fury. Malaking with tulong. A shard. Oh, with a shard, di ba? Meron ka ng Blade Fury damage, meron ka pang normal dun sa, ano, sa Blade Fury. So, makaka-burn agad yun ng refraction for TA, di ba? I think yung pinaka-maganda talaga sa Jug kapag 15 ka na eh. Yung dagdag talaga yung duration spin, no? Yung plus 1. Napakalaking bagay talaga nun. Kaya mostly, kaya pinipick din itong Jug. Mm-hmm. Pero may nakikita kong mga times na kinukuha din nila yung minus 20 cooldown sa healing wala. Malaking impact din sa lalo na pag team fight yung gusto tsaka sa early actually, like early push mga ganun guilty din ako sa ganun eh talagang sobrang sa Jug ngayon sobrang valuable lahat ng talents talent tree ni Juggernaut lalong-lalo na dun sa 20 kung siguro kaso kasi ang trend ganyan talaga nagsha-shard talaga early diba Yasha tapos shard minsan nga shard bago Yasha ganyan yung ginagawa sa Juggernaut pero kung titignan mo yung katapat na talent tree sa level 20 I still think kasi yun sa critical niya eh. Oh yung Blade Dance pero bihira lang ata ka. Bihira yung kunin yun usually, kasi meron ka ng heal doon sa healing word eh. Oo. Mm-hmm. Kaya di ko siya parang... Di mo trip talaga. Di ko trip na yun yung kinukuha ng karamihan na players. Pero
itong pack, gusto lang point out, ang ganda ng record niya ito sa Arlington Major, 40 wins, 25 losses. Yeah, so, napakatas 61% win rate for pack. So, above 60 talaga. Pag, alam mo yun, pag nasa 50%, mataas na agad eh. Uy! Ang ganda ginawa din ng outsiders. Nag-last ban ng Axe, then auto-pick ng Dazzle. Eh. So, with this draft ng Dazzle ngayon. Uh-oh. With this draft by outsiders, first time ko ata makikita na si Yamich yung maglalaro ng Skyret. Tama, si Yamich. Instead, si Hakoda. Ako din maglalaro. Usually, okay. Na-point out mo kanina, di ba? Usually, ang ginagawa ng outsiders is nagiging post 5. Yung Skyrat. But this time around, tingnan natin, may mga instances na yung Dazzle gusto mo ring ilagay sa offline. Depende sa magiging kasama niya. So, clockwork and all baka maging ano to. Baka maging edge to ng outsiders. Medyo malito yung team spirit kung saan nilalagay yung mga supports. Parang gusto ko ng night stalker dito for team spirit. Para in terms of vision, lalamang kayo and ang ganda ng initiation nyo with clockwork, with puck, with like stalker. Talagang lalamang kayo in terms of initiation. Mahabol talaga, no? Check talaga dito yung mga supports. Parang wala din silang pang saving grace din kay Dazzle. Pero nandun pa rin naman yung Mars. Pero okay, stick sila sa Razor. Razor. Pero para sa akin, ha, itong teams, for team spirit, maganda to kasi flexible pick itong Razor. So, I think hindi masyadong nire-reveal pa dito ng team spirit yung overall game plan nila. Mm-hmm. Yeah. Usually kasi pag Razor TA, tatapat mo talaga sa TA ito eh. Hindi ko lang. Since di pa sila nagre-reveal ng offlane, which is I think dito sa post or sa fourth pick ng outsider, probably offlane na ito ni DM. But kind of interesting kung ano yung pipick niya dito against... Kung if ever man ma-read nila na itong Razor, yung halos pang counter din sa kanya na kaya mag-survive sa lane eh. Maybe Beastmaster na lang siguro for outsiders. Given na wala pa silang hold sa ngayon. Ayun din naisip silang... ko kanina pa for outsider. Sobrang ganda talaga ng Beastmaster dito. And nabanggit mo kanina, 'di ba, vision. Why not go with Beastmaster kung gusto mo naman ng vision, 'di ba? You have this hook and then baka pwedeng ma-caught off guard pa si Pac ng dive bomb. May mga ganung instances ako nakikita for Pac na nalilimutan niya na may dive bomb, nadadive bomb siya, hindi siya nakakapag-phase shift. So, yun nga, nasabi mo, Ren hold. So, on point yung Beastmaster dito for outsiders. Tsaka, may kita may game plan dito na outsiders. Hindi nila parang pinaka-strength ng lineup nila is mapanali mga teamfights. Gusto lang nila dito, play on pick-offs, play on map control, then take the Roshan. Mm-hmm. Diba? Then, pag na-take yung Roshan, hindi magano kaganda yung gameplay. For sure. So I think for outsider siguro naisip ko na lang dito. Ang pinakakulang nila siguro is yung tanky frontliner pagdating sa draft, like hindi gano kakunat si Beastmaster, si T, kahit pa paano may kunat, pero I think kailangan nila dito ng hero na pwede mag-cover doon kay Dazzle at kay Skyrat. Kasi walang magko-cover dito sa dalawa eh, para sa akin. Oh, actually, DK din yung nasa isip ko rin eh, feeling ko. Although may Razor, yes, that's given, but kung tanky yung pinag-uusapan, parang DK yung isa ko naiisip, lalo na hero against Pac. Do you think that's still possible? Sabagay, parang before nakikita ko naman si JPK, gumagamit naman siya ng DK. Gumagamit din siya ng DK. I think so as itong spirit. Para malabo na yata yung DK sa kanya. I think yun na lang yung option dito ng outsider, if ever. Feel ko PL ulit to. Pero baka iban din siguro ng outsiders. Or iniisip na ng ano na... NP. Okay, that makes sense. Another hero na malakas mag-take ng map control. Diba? Bilang na dito ng Team Spirit. Yep. Naging nakita mo naman din kasi kung gaano ka-hustle kanina yung NP eh. Mega creeps na yun ah. Napatagal pa sobra ng NP ni Ramses. Kita natin yung impact ng NP, yung leash. Pero Medusa. Okay ba ang ano to ah, last ban? Parang di ko na nakikita na magaganyan ng Team Spirit. Sa tingin ko, okay lang sa side dito ng outsiders na mag-pick sila dito. I mean, mag-pick yung Team Spirit ng Phantom Lancer given na meron pa silang isang pick dito na maganda against Phantom Lancer na hindi binan ng Team Spirit. Like for example, Lashrak, Bango. Pero hindi ko nakita nilalaro ni GPK. So, medyo may duda ako sa Bango. Siguro Lashrak na lang ang naisip ko. For the side of outsiders. Given na malakas sila mag-take ng Roshan, sobrang fit nung Leshrac.
sa draft nila. Kasi feeling ko rito, mahihirapan mag-secure ng runes si Leshrac with Puck and Clockwork. Ang mga supports dito ng outsiders, kita mo naman, Dazzle and Skyrat. Kung kukontest sila ng runes dito, parang mahihirapan si Leshrac. Lagi siyang malulugi sa mga rune control. So, I think yun yung dahilan ba't di ko masyadong naiisip yung pero, Leshrac. Pero, mali mo, si Ramses, malapure pala, nagkikerry Leshrac. Ah, diba? Pwede. Oy! Pwede rin. Magandang point yan. If. Kaso parang, if. I think kailangan nila dito kasi ng AoE magic damage, kulang sila. Hindi sapat dito yung Wild Axe ni Beastmaster, given na hindi naman na meta ngayon ng Aghanim Scepter ni Beastmaster. So, okay naman yung Dazzle, given na meron ka namang shard pang ubos agad doon ng illusion ni Terrorblade, pero kulang ka na magic damage eh. So, ni-expect ko dito for outsiders, kailangan nila dito ng magic damage for sure. Dina! Dina, somehow para, pwede din. Kaso malambot sila eh, yun yung iniisip ko dito eh. Probably kung kapwede pa. Ang iniisip ko for Luna, ay Lina, parang ang greedy nung draft nila. Parang silang greedy. Right leaguer din eh. Nasa isip ko rin. Parang feeling, ang nakikita ko lang, best option nila talaga dito. Let's go with Kungka. Kungka, Kungka talaga. Parang, pwede ata Pudge. Parang nakikita ko Pudge. Alam mo, nakikita ko lang dito sa group stages sa Pudge, offlane. No? Hindi, kaso di ko alam kung nagpa-patch carry ba si Ramses. Patch mid na lang ni GPK. It's time, GPK. No? Patch, nag-iisip sila ng sobra kung ano nga ba yung magiging last pick nila. They need to find a solution onto that Terrorblade. Nakita ng outsiders yung impact ng Terrorblade kanina nung game number 1. Nung hawak nila yung Terrorblade. So, they need to find an answer on that here. Morphling? Ramses? Parang ang greedy. Hindi ba greedy din eh. Dawnbreaker. Uy! Nakalimutan ko to. Ako, bias ako sa Dawnbreaker. Alam niya. Nakita ko sa stream mo. Lagi yung naglalaro niya. Alam niya ng mga chat na bias talaga ako sa carry Dawnbreaker. Carry nga ang Dawnbreaker to. Sa bagay, makes sense kasi diba, ang gustong gawin dito ng outsiders is take map control. And lalo na merong carry Dawnbreaker na may Solar Guardian, may hirapan ka mag-take ng map control sa side ng Team Spirit. Pero pagdating sa team fight, parang sobrang superior ng draft dito ng Team Spirit. Para tingin hindi matapos, hindi agad, I mean, matatapos agad tong laro na to. So I will go for outsiders. So long game na naman. Hindi, matatapos agad. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka kasi naniniwala sa akin eh. Ikaw ba, Darkstar? I think stick ako sa Team Spirit. Nakita ko na rin capability din ni Yatoro when he's using itong Terrorblade. Ako yata nag-cast nun sa boom outside, eh. Outside. Kaya feeling ko, I think mapaprolong nila itong game na to. Dahil parang ang hirap natin okay. Levers eh. So long game yung isa, short game yung isa. So tignan natin ngayon. Siguro ako sakto lang. Hindi, ako naman this time around, kahit outsiders yung ko sa casters, I think in terms of the draft, I would go for Team Spirit. Yun? Sinalba pa nga? Kala ko ba, bias ka ng Dawnbreaker? Oo, bias ako sa Dawnbreaker, the hero. Pero kung mapapansin mo kasi yung hero ng outsiders, walang kasama si Dawnbreaker para maging aggressive. Sino? Si Beastmaster? Piling ko mag-farm lang din si Beastmaster sa mga lanes eh. So, yun yung naisip ko. Pero, love kita, Dawnbreaker, kapag alala. Ay. Team Spirit. Nang muna ako. Dawnbreaker naman yun, Mi. Pero, sige na, baka mag-isa pa ang host. Host lang po ako dito. So, ilipat na natin sa mga caster natin. Huy! May natutulog. Depende. Sorry, natawa ako sa mukha ni Darkstar. Kasi? Kasi naman. Kinilig siya nung sinamahan siya ni Casey sa Team Spirit. Okay. Tapos nagsabi pa ng I love the... Dawnbreaker. 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 Sabi niya bigla, napasilip siya. Napatikin niya po ganun. Uy. Good morning, Major. Galing talaga. Good morning talaga. Good morning. Pero, sabi nga, tinatanong ni Casey, di ba, kung yung isa, long game isa. Yes. Pero feeling ko si Casey, siya short. Side nung game. Sa short side nung game, papanig, mga Zep, no? Pero yun na nga, yung ating game number 3 is ongoing. Good morning, KuyaNic Page, and good morning, chat! Gising pa ba ang lahat? Nandito na tayo para sa ating huling game nitong series. Meron pang last series, ha? Yes! And good morning na talaga. Good morning third na talaga. Third series pa lang ng first day ng playoffs. Inabot na tayo ng alas... 8. E media. Magkaalas imedya na, mga sir. Good morning. And eto nga po yung Dawnbreaker, no? 51.72%.
win rate, de ba? So let's just see kung mayu-utilize to ng outsiders to their you know, maximum potential. Oh, pero tingnan natin kasi eto ang sabi ni Dan, eh matatapos na maaga yung ating game unlike kanina ng first and two second game. Uh-huh. Talagang minimum 60 minutes. Minimum 60 minutes, aare. Pero we'll see kung ano ba ang mangyayari dito ngayon. Ay, naligaw. Pero naman, mga sip, naligaw nga dito sa may eskinita si Kuya DM. That's gonna be the first blood taken by Toronto, Tokyo. Sa Koda, on the other hand, gusto na lang mag-knockaw. Hindi na lang bounty. And uy, first blood man sa inyo, amin lahat ng bounty. Mm. Diba? Okay din, kahit pa paano, magandang bawi. Pero Hakoda, mukhang tip. TP ata, pero aabuti ng ano ito eh. Oo, aabuti. Bad result eh. Ay, TP, 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 yun lang! Patay ka na, wala ka pang TP. Talaga namang good morning sa'yo, Hakoda, mga kaibigan. Another casualty on the side of outsiders early on. And, oh? Ay, teka, new lapse? New lapses? Patagalin buhay niya na lang. Oo, oh, patagalin niya na lang itong dalawa dito. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo. May bat result? May bat result na? Okay. Ayun na nga. Patay na. Finally. And there we have it. Early two kills by Team Spirit. Oo. Napakagandang umpisa. Napakagandang umpisa. For the side of Team Spirit. Yes. Ganun ka agad. Then, tingin ko kay Sakoda, dapat naglakad-lakad na lang siya dun eh. Patagalin niya na lang talaga yung buhay niya. Pero again, sumugal lang para si Kuya. Sa akin naman, ang maganda namang nangyari doon, eh, talaga napahirapan sa ngayon si Collapse dito sa my bottom lane. Yun nga lang, lakad mode muna etong si Dazzle. Ayan, so, yung literal na lakad yes. Matatag. Siyempre, ang tagal mo na doon sa top, ang tagal mo na din naghihintay ng TP. Talagang lakad ka dyan, papunta sa lane mo. So, tignan naman lang natin dito ngayon itong lagay ni DM, eh, mananakit siya kay Mira, for sure. Pero mamaya pa kasi maaasahan isang Beastmaster. Sobrang ganda ng laning phase dito ng Team Spirit. Masyado nilang binalance out. Yung kanilang heroes, one range, one melee, and kung makikita natin dito sa may top lane, ang lakas din ang combo dito ng Team Spirit eh. Oo. Tamaan lang ng cookie, there's the slow coming from Yatoro kung meron naman siya ditong reflection. Yes, in metamorphosis. Same goes with the bottom lane na talagang with just the right positioning coming from the clockwork. Eh, ang dami mong damage na mananakaw if yes. You're Razor. So, talagang so far, well balanced sa tingin ko yung kanilang laning phase. Yung nga lang, lumalamang. Eto nga si Ramses kahit papano up against Collapse, pero not that much naman. Yan. Pero tignan natin kung talagang papalag dito ngayon ng outsiders and mukhang maganda ang gising nila. Collapse trying to sustain himself with that magic stick. But ayun na nga, inabot din siya finally noong arcane bolt nitong si Mitch. That's gonna be an offlane taken out right there by the outsider. So gucci kahit papano. At saka ang dali lang patamain ng combination dito ng outsider sa heroes ng Team Spirit. Very basic. Oo, sa may bottom lane. Tamaan ka lang talaga ng second skill na ito ni Skyrat. Matic na yun na magkoconnect halos lahat ng skills dito ni Ramses. Kaya nga dapat maganda yung position dito ng isang clockwork para mapigilan niya yung channeling of skills ni Dawnbreaker. Yung Starbreaker nga po ang uunsyami sa lahat. Yes. Sa may iba ba? Kaya yung palang si Clockwork, napakalaking bagay na. Ooh. Pero Toronto, Tokyo, tinutoyo sa may mid. Ang chakit-chakit dito ng normal attacks ni TA. Nagkamuntikan pa nga siya dun eh. Mm. Siguro kung ano, hindi na iwanan yun, magugulat yun na mapapatay pala siya ng Psyblades ng ganun-ganun na lang. Totoo. Kailangan talaga attentive ka kapag katapat mo dito itong si GPK. Pero look at these two. They know exactly kung ano yung weakness or strength mismo ng isang pack. Mm-hmm. Yun nga yung kumulit doon sa Water Runes. Pero ang ganda ng tawag dito, ma-presence ni Dazzle. Sorry. Oo. Yeah. Kailangan lang talaga huwag mong bigyan ng rune yung isang pack eh. Oo. Kasi alam natin na
kung gaano siya ka-evasive, kakulit sa mapa once na nakakuha siya ng magandang rune. And yun yung hindi kayang i-contest ng isang Templar Assassin, given na he's a hero na who needs farm. Yeah. Pero, Cookie, or Dazzle. Dazzle might die. He does not have that shallow grave DM. Just trying to provide some damage towards Mira. Kaso, mga Seb, nabitin nung namatay na itong si Dazzle. Yun na nga po ang nangyayari sa taas. So, at least, nagkakaroon ng great lane itong si Terrorblade for Silent Team Spirit. Mm, sobrang ganda ng lane niya dito, JB. Yeah. Nakakakuha pa sila ng kill. So, extra experience na din yun sa kanila. And yun ang sabi ko dito, tamaan lang talaga ng Cookie yung isang hero on top lane. Probably kill. May kalalagyan talaga. Pero KJ, look at the difference dun sa farm ng mid laners natin. 36 and 6 denies, 24 and 0 yung isang pack. That's something na kailangan mo talagang tignang maigi. Though, natatalo man sa lane si Toro Totokyo, yung side lanes nila. Somewhat fine. Yun ang Ang mahirap kasi dito, talagang ang lakas ng damage ng isang Templar Assassin up against Puck na... Madadodge out po kasi yung damage yung Puck eh. Kita mo yung... wala kasi skill, pang burn ng refraction. Oo, kita mo yung skill niya, madadodge mo by refraction, and there's the additional damage. So talagang given na yun, aside from Tiny... isa si Templar Assassin, saka yung tumapat sa kanya, yun nga lang, different kasi yung kanilang ano eh, purpose sa game eh. Later on naman, mahirap talagang mulihin yung isang pack unless masilence ka ng isang Skyrat. Pero knowing Toronto, Tokyo, nakita natin kanina kung paano siya naglaro with his Void Spirit, he knows who to target during team fight. True, pero collapse here, makakasalba siya dito, taka siya doon sa gagawin ni Ramses with that Starbreaker due to Miposhka's Battery Assault. Nice top there by the Clockwork. Yamech, mukhang siya na ang magiging pagkain ng dalawa, pero nabaling pa atensyon ni Collapse doon sa kanyang Ebon, and that's Yamech's career taken out. Sabay kuha nga dito ng damage kay Yamech, and probably a kill with that Static Link. Double kill para kay Collapse, and Collapse will choose to die here kaysa naman mapagamit pa ng napakamahal na consumables. Tsaka, uuwi na din naman na siya eh. So, talagang gano'n na lang, at least walang experience yung kalaban. Yep. And hindi pa mabibigyan ng possible kill. Pero non-stop yung action dito, ha? Ang ganda na slow ni Yator God. He wanna fight. He knows Toronto Tokyo is about to help him out. That's another core kill dito ngayon sa side ng Team Spirit. Very, very beautiful. And without GPK, maganda man yung kanyang lane. Napakahirap po kapag ka talagang nagtuloy-tuloy yung pagkamatay mo. Oo. This is scary for outsiders. Kasi yun nga, yung Templar Assassin pa nila dito, countered by, ano pa to ha, Razor. So far, ang halos lahat ng lanes ng Team Spirit, we're doing good. So, yun yung maganda sa kanila. Even sabihin natin, mayaman si Templar Assassin, pero hindi naman ganong kayaman up against dito. Sa pa, kahit ganun yung last hits ng Templar Assassin because of that death niya sa may river. Oh, this could be an overkill, I would say. Pero, wala eh. For DM, he just want to get that quick kill. Diba? No mercy. Kaysa naman din na mabulok yung kanyang roar. Hindi pa naman sila lalaban kagad. Tsaka, good thing na lang for the side of outsiders is napalayas na nila kagad yung Terrorblade onto the top lane. So, kumbaga, eto ng mga supports na lang yung magsusoak up ng experience sa top lane. Delay the push as much as possible. And hindi naman din naka-bore yung build dito ni DM. And medyo tagal-tagal yung kanilang pagpupush dyan sa may top lane. So, ooh, I like the attempt. They wanna go for the carry. Thing is, wala silang vision dito ngayon. It's really something na katatakutan mo kahit na pack at clockwork ka pa. Kasi, siyempre, wala ka naman masyadong info sa outsiders kung nasan sila eh. The top lane, they just wanna maximize their damage, trying to deal dito ngayon kay a Snapfire na mabubuhay pa nga mga kaibigan. This is bad if ever mangyayatong si Mira tumagal pa. Bad attempt from outsiders while on the bottom, Ramses, delikado, the coil will be given in, he's dead. Yun nga pong Team Spirit, they know exactly what to do.
Since kita na nila yung dalawa sa taas, walang re-responde dito sa baba, why not take another core? Oo. Ito kasi yung downside, JB, of having a Templar Assassin mid. Hmm. Alam mong hindi siya makakatulong until such time mabuo niya possibly Blink Dagger kung gusto mo talagang tumulong, or di kaya Desolator. Hindi mo matutulungan yung teammate mo eh. And that's the difference between TA and eto nga si Puck. Manalo ka man sa lane, pero Puck can do so much sa other sa other lanes. Hindi lang yun, KJ. Ang ganda din na naging lane ng mga ng side lanes. Ng side lanes nila. Mm-hmm. So, meaning to say, andun lang si Puck to empower kung ano yung dati ng malakas. Oo. Mas lalakas pa. Mas palalakasin niya lang. The rotation of this Puck. Diba? Napaganda talaga ng kanilang nagiging answer this game, diba? So, TA lang naman yung pinakamalakas dito sa Outsiders. And pag madami yan, wala namang problema. Diba? So, Yator God utilizing that metamorphosis para makapag-farm. Now, yung Outsiders, they're playing the catch-up game. Kahit sila yung meron sanang pang-snowball na lineup. Oo. Sila dapat yung gumagawa niyan eh. Diba? Pero Team Spirit knows that kailangan nilang sabayan to para din naman ma-shut down or at least mapigilan yung Outsiders ma-hit yung power spike ng kanilang draft. Ang lakas din kasi ng rotation ng heroes ng Team Spirit eh. So, hindi masyadong makakasabay yung isang Templar Assassin sa sieging ng Beastmaster. So, it's more like si Ramses yung sasabay. Siya yung mag-a-adjust na he does have his ultimate na dun yung global presence na when it comes na may makita kayong hero, pwede yung i-roar and then suddenly dun yung isang Dawnbreaker. And I think it's a space na for a Templar Assassin kasi siya na yung priority dito sa game na to, hindi na si Dawnbreaker eh. Pero KJ, good morning pala kay Boss Alo na nasa comment section. Mukhang nakapagpahinga na si Boss Alo at ready na tong mag-bet mamaya sa Fnatic versus Aster. Mamaya kukulit yan dyan. So good morning Boss, and good morning din sa mga nakatambay dyan sa ating chat magmula kanina. Shoutouts to the loyals out there sa Twitch, YouTube, and Facebook. Na kanina pa nakatutok. And syempre JB, third series pa lang to guys. Third series pa lang. Meron pa kayong aabangan after this, and that would be Fnatic versus Aster. Ang ganda ng odds. Punta na kayo sa rivalry mga Seb. Sulit na sulit yan. Natambayan nyo na. And ito na yung ating game number 3. Pero feeling ko patatagalin lang to ng bahagya. Hindi na katulad kanina na 60 minutes game. Minimum kasi dito guys sa series na to 60 minutes eh. Alam mo bakit? Bakit? CIS sila parehas, and whoever wins this series will be the first CIS to land sa TI 11 mga Sib. Land kaya, a spot. Kaya ganito na lang. Kahigpit at yan. Talagang kasulit yung laban nitong dalawang teams na to. Kasi ito. Sino bang ayaw makapasok sa directly. Wala nang hassle pa. Yes. So talagang yun yung pinaglalaban ng both teams natin coming in sa Eastern Europe. Yes, sir. So let's just see mga Seb kung hanggang saan naaabot itong bakbakan natin. And alam mo yun, kahit sobrang tagal, ang interesting ng laban eh. So, hindi ka talaga malilingat dito sa laban na to. Kailangan mo titigan. Every detail counts just like this one. Clockwork, gustong unahin dito ng Outsiders. It's just that. He's way too tanky. Yung mechong mauunang makuha doon. Coil naman binigay dito ngayon kay Kuya mo. BM Roar will be there. But that's gonna be the Mortimer's Kiss is burning. Etong si GPK alive. There's a sustain coming from Makoda. Pero etong si DM, mga kaibigan, talaga namang mukhang nasa kanya yung galit ng Team Spirit. It's just that he's tanky enough para ma-outlive yung mga yon. Yatro, on the other hand, will utilize yung kanyang metamorphosis para mabasag yung Tier 1 middle tower. But there's gonna be the 40 to delay that one. Oo, pero kung nakikita ko dito, sobrang baba ng level ni Ramses compared mo kay Yatro na sobrang naging maganda yung kanyang laning. Oo. So may top lane, pero uy, di pa ata itong tapos. Di pa tapos. Yatro God. Tagal nung ano, nung Arcane Bolt eh. Uy, sumander pa. Yator God, akin ang buhay mo, lalaban tayo. Oo, meron naman siyang tranquil. So, ayan, no problem. Pero I think this time, yung Outsiders, naglilinger sila towards this middle lane. So, they're looking forward to push this tower.
Dahil napansin siguro nila, okay, pawala na yung Metamorphosis. So, why not take his tower? Meron tayong Beastmaster. Pero lalaban sila. Pabasag na nga yung Tier 1 build tower. Kaya iiwan na ni Leander. It's gonna be Starbreaker. Landing on Collapse. Miposhka has gone already. Mira taking some damage from GPK. Collapse being followed there by Outsiders. Pero the Coil will stop these guys from doing so. Razor TP'd successfully. Yatoro, wala siyang mana. Pero mga Seb, yung Outsider, medyo out position. Gandang salba para dito ngayon kay Dawnbreaker. Toronto, Tokyo, on the other hand, trying to follow. Buti na lang meron siya dito Illusion Rune taken out the silence by this Skywrath Mage and hindi po ganun-ganun lang kadali makakuha ng kill sa side ng Team Spirit. Pahirap pa rin kahit wala na sila ditong sustain na hero. Oo. Hindi pa kasi na-address so far sa ngayon yung Dazzle sa may backlines kasi wala pang Blink Dagger yung Puck eh. So mamaya natin makikita yung effect ng Puck kapag nagkaroon na talaga siya ng Blink Dagger para maboset niya yung backlines. Pero para sa akin kanina, ang off lang ng positioning dito ng isang Skywrath knowing na sobrang lambot niya. Isang hookshot lang siya. Kaya na siyang patayin eh. Totoo. Pero ayun nga, ganun naman yung nagiging scenario for Team Spirit kaya tumatagal yung pag-kill nila. But for Outsiders naman, kapos sila ng damage sa ngayon, di sila makaabot dun sa may likod. Pero DM nasimulan na, mga kaibigan. That's an offlane gun. Team Spirit will be happy to take that one freely. Diba? So ganda ng kanilang ward placement doon with the smallest information na makukuha nila eh na ma-maximize ngayon ng PS. Tsaka naka-lean ward kasi yung Team Spirit eh. At tsaka gusto ko yung prioritization nila dyan sa may top lane with that wards kasi alam nila na dyan maglalaro yung isang Beastmaster. Yes. So, each time na makikita nilang dadaan yung Beastmaster onto top lane, alam nilang kayang-kaya nilang patayin. Uy, may ma-hold up. May ma-hold up. Naliligo na nga dito ngayon itong si Clockwork. Sana all! Ay, hindi nga siya napalagbag nung hammer but still he's dead. That's gonna be Ramses taking that kill. Important yon kasi itong si Clockwork, siya yung isa sa nagdidikta ng pacing para dito sa Team Spirit. So the moment na napatayo ng Outsiders, they will delay yung pwedeng gawin ng Team Spirit. Oo, siya kasi yung main initiator sa ngayon ng Team Spirit. And kung makikita mo, parati siyang may kasamang isa. So with his initiation, nandun ka agad yung Mortimer's Kisses, follow-up, and sa tingin ko, isa sa mga best item for the side of Outsiders would be yung nga 4-stop para makaalis ka outside the cog. Same goes with Team Spirit para hindi ka makombo ka agad ng isang Beastmaster together with the Mystic Player and para makalabas ka sa Solar Guardian ng isang Dawnbreaker. So, kailangan nila dito. Kanina nga, napansin natin, di ba, Game 2, Force of Gaming, ang gamit dito ng both teams para talaga makasurvive sa mga, ayan, ibabato na itong mga heroes na to. So, sobrang essential. Okay, pero may Poshka. Inunahan, Rookshot just to stop the damage coming in. There's gonna be the silence and there's no way out for Clockwork. Though, Dawnbreaker will be taken right away. That is huge. Dahil ko rin nakuha just for a Clockwork. It's a bad positioning for Ramses. Kaya naman siya yung nabigyan dyan. Pero, ang main damage dealer kasi ng Outsiders sa ngayon would be TA. Kaya, no problem yan sa kanila. 25 seconds. Intayin natin nila mabuhay si Dawnbreaker. Oo. Bago sila pumalag ng tuloy. Medyo nagulat lang ako sa positioning ng isang Dawnbreaker kasi usually si Dawnbreaker siya yung tipong nasa ibang lanes nagpa-farm and then he would join team fight kapag nandun na. Yeah. Pero nagulat ako ang lapit niya sa kanyang makasama. Ang lapit niya actually sa tore ng kalaban. Oh. Which is kinda, you know, uncharacteristic para sa isang Dawnbreaker. Questionable yung kanya naging position. So, pero at least naman, kahit paano nakakasabay ito si GPK sa farming. Akala ko replay kasi ganoon na ulit yung gagawin nila. Doon din sa same spot na yon. But this time around, Clockwork was able to escape due to the lack of damage ng Outsiders. Kulang pa eh. Kapos pa yan. So, meron pang ilalakas dito ngayon yung damage ng Outsiders. Pero kailangan nilang magsama-sama. At saka sobrang tapang ng Outsiders ngayon dahil meron ngang Aegis of the Immortal etong ang Templar Assassin. So,
each time na aakyat yung side ng Team Spirit onto that jungle, hindi nila papayagan kasi nga ang ganda ng vision nila. And syempre, if you're Team Spirit, hindi ka din aakyat dyan sa jungle na yan kasi alam mong well-lited itong ang jungle area. So, sobrang ballsy mo na nun, which is yun yung ginagawa ng isang Clockwork kanina pa na trying to deward yung vision na in-impose na dito, inilagay na ng outsiders. So, grabe yung map control ng outsiders kung mapapansin mo eh. Gundong surprise, surprise. Pero hookshot ginagamit na talaga doon. There's gonna be Dawnbreaker sustaining itong si GPK, mga kaibigan. Collapse talagang inuubusan lang niya ng damage itong si TA. But on the sidelines, Coda trying to sustain himself. Collapse about to die. Pero mukhang mapapasama pa yung lagay dito nitong si Ramses. That's a double for GPK, who is still alive and kicking. Mga kaibigan, bumalik na yung damage ko. Pero collapse! Boy, ba? Nope! Sabi dito ni GPK, napatay na siya doon with that side blades. Finally, Aegis popped out. Itong si Toronto Tokyo, sinusubukan gumawa ng play. With that illusory orb, he will most likely escape. Trying to TP away. Yun! Sayang yung Wild Axe. Oo, kung sabay sila. Oo, patay yun. Umabot, oo. Pero good thing na kaligtas para man si Toronto Tokyo is just that sa ngayon, hindi talaga nila mahuli at ma-address itong si Dazzle sa backlines. Hindi makagalaw na maayos si Toronto Tokyo. Kasi nga, hindi lang Dazzle eh. Even yung Skyrat Mage, nagiging problema sa side ng teams. Hindi makagalaw ng maayos yung kanilang heroes at saka nauunahan sila. Ni TA. Oo. Ang nangyayari kasi kay AJ, yung hookshot, nagagamit lang solely para mapigilan si GPK. Ah, yes. Hindi nare-reach talaga yung backlines. Yes, this time around, nadelikado itong si Dazzle. Pero kasi, ano na din eh, compromise na din positioning ng outsiders dyan eh. Diba? Pero, it cost the life of Collapse and the rest of his team for that one. Though, Aegis yung nakuha. So, masyado kasing tumatagal yung pack din sa backlines eh, na hindi niya din natutulungan yung mga kasama niya. Although, namatay naman si Dazzle. Oo. Pero kailangan niya talaga ng Blink Dagger in order for him na makagalaw freely sa backlines ng hindi mag-aalala. Natatamaan ka ng silence, may hex ka ng Dazzle. Yeah. Kasi nade-delay yung supposed to be na gagawin mo eh. Pero gandang ward placement by outsiders. Given na high ground to ng Team Spirit, kailangan talaga nila maglagay dyan sa cliff para kahit papano, alam nila yung pwedeng gawin. Or magiging aware sila sa magiging play. Ang gusto kong makita lang dito, JB, is maka-free hit etong ang Seatro. Kasi so far, nauunahan kasi sila parate ng outsiders na si GPK sobrang tapang because of that Aegis of the Immortal. Wala siyang pakimamatay siya. So, sinusook up niya mostly ng skills ng Team Spirit. And with that, automatic. Diba? Di ka na matatakot. Totoo. Pero wait lang. May gustong gawin outsiders, pero mga katipi na buong barangay ng Team Spirit. Sayang yung ikot nila dito. Though, hindi naman din ganun ka bad pitch yun kasi EA na pag-farm, si Dawnbreaker, sinusubukan na lang din kumuha ng jungle dito sa may sideline. Pero it could have been great for outsiders kung na-caught off guard nila yung mga nasa babang yan. Oo. So, we'll see kung itra-transition ba nila yan onto a push dito sa bottom lane. Since parang yun na lang, okay, meron pa namang middle lane, second tower, pero there's still the first tower pa sa may bottom lane. So, maybe we could see outsiders. Pero nag-group up pa rin sila. Since eto nga si Ramses, pwedeng siya lang yung mag-pressure ng ibang lane. And this is the power of the global presence ng isang Dawnbreaker. Pero yun nga, guys, time check tayo. 9:00 AM. Good morning talaga! Lupon DHQ, mag-ingay! Good morning sa mga titi natin, ha? The real MVP, simulat sa pool. Sila pa rin kasama natin, kaya be kind sa chat, mga Sim. Ha? Ay, si Jem Dur. good morning sa lahat. And welcome nga pala. This is the game number 3 of our third series. Third pa lang. Gusto kong i-point out yun. Meron pang isa sa dulo, which is yung Fnatic versus Aster. Pero mga kaibigan, hookshot, medyo 10 bits. There's gonna be the snap, fire, Mortimer's kisses. Eto na nga ngayon si Sakoda na buhay pa with that beautiful save to himself, though Yamich will be paying the price. Hakoda, very low, kaya hindi niya afford
pumalag or humanap dito ng bad positioning. Now, for Team Spirit, alam nilang nakagawa sila ng damage. So, might as well get some tower. And, Mira, utilizing the invisibility rune. Ako, quick reaction. Quick reaction by GPK. Delikado dun si GPK kung inabot yun. Patay. Patay talaga. Oh, ang daming illusion ni Yatoro eh. At saka, ayun nga, ang ganda ng combination dito ng Team Spirit. Oh. As long as makakapag-initiate ng magandang Dream Coil atong si Puck, automatically there's the hook shot and then yung Mortimer's Kisses ng isang Snapfire. So, sobrang solid. Although, isa lang yun namatay kasi medyo malayo pa din yung positioning ni Yatoro during that time. Pero, eto na. Gusto nilang kunin yung Roshan kasi wala nga metamorphosis. Oh, nasigawan! Ang gandang Rora, natulak si Miposhka. Si Mira na una na. Pero yung isa pang support gusto atang kunin dito ngayon ng Outsiders. But then again, they don't wanna be that greedy. Iwan na lang nila yun sa Alipores nitong si DM. While that's happening, they're positioning well sa may Rosh Pit. Wala si Snapfire right there. Pero GPK, medyo out position, popping up his BKB. Kaso, parang ano yun, uncharacteristic, masyadong late, the Hex is there, ganda, noong Poison Touch Shard coming from Dazzle, pero walang follow-up disable, kaya nakawala lang agad itong si Puck. Nice delay coming from Team Spirit, they're waiting for Snap to revive, at ito nga pong Roshan, hindi man lang close para mabasag or makuha dito ng Outsider. So pwede pa itong i-contest ng Team Spirit, given the Mortimer's Kisses is up. Medyo scary. Oy, oy. Okay. Ang gandang Starbreaker naman talaga. Si Collapse mukhang magkukulapse. Pero Yamage na delikado. Domi Poshka mukhang magiging kapalit. Snapfire popping off his Mortimer's Kisses. Pero Ramses nakatakas pa mga Seb. Gandang stun para dito ngayon kay GPK. Pero kumakamot dito ngayon itong si Collapse. Though lalaban pa rin naman Team Spirit. There's gonna be the slow coming from the Beautiful Reflection. GPK saved by Hakoda. Buhay ba si Beshi? Nakapag-reflection meld pa. Pero patay pa din siya sa kamay nitong si Yatoroga. That's gonna be mega kill streak. And Team Spirit still winning that one. Ang gandang Sunder. They wanna go for this Roshan. And there's still a Metamorphosis charge for this TP. Another save by Akoda. Pero Ramses would most likely die. Miposhka on the sides. Nakuha dito nitong si DM. Pero yung Team Spirit, I would still say, they are in the lead. Oh, pero hindi pa. Mukhang nade-delay pa dito ng Outsiders din. Yung pagkuha dito ng Team Spirit sa may Roshan. And yun nga, scary team fight yun for Outsiders kanina kasi na-force out yung BKB ng Templar Assassin onto the Iron Castle. Teka lang. Mukhang papalagpad din nga dito yung Outsiders. Hindi pa rin nila sinisimulan. Ayaw nila manakawan tulad nung kanina. Yes. Pero tingnan mo to, nag-commit na si Yatoro dito with his Metamorphosis JD. Yeah. So talagang gusto na nila, pero grabe. Annoying din kasi yung mga binabato. Totoo, ng Outsiders. ng Outsiders. And tingnan mo naman, hindi na nag-commit dito yung Team Spirit despite na nag-pop si Yatoro dito ng kanyang Metamorphosis. Yes, sayang, sir. Pero wala kang magagawa kasi sobrang sakit ng magic damage. And he doesn't have BKB para labanan at mainda. Tingnan mo naman, oh! Pero ang ganda ng pinapakita ng Team Spirit, KJ, kahit papaano. Kasi alam nila kung paano respetuhin yung damage ng Outsiders, hindi sila nagiging cocky. Oo, doon sa Rosh Pit, hindi sila nakakampante. Alam nilang meron silang kalalagyan, ma-out position lang sila. Oo, maror lang yung TB, baka hindi na makahinga eh. Ayun nga. Oo, diba? Kasi sobrang sakit talaga ng damage, but we'll see double damage yung Templar Assassin. Huge advantage to if ever... Mortimer's Kisses popped off. Yung Ramses, nagtago si Rosh Pit. Okay, pwede pa lumaban. Pero Ramses needs to find a better position para makapwesto siya for that. Solar Guardian on the sidelines. DM na huli dito ngayon itong si Miposhka. Nakulong sa may Crux.
There's gonna be some static link provided para dito kay TA, plus that there's gonna be the halberd and sustain towards the M. Solar Guardian na ilapag, pero itong si Ramses walang maaabutan, mga kaibigan. Talaga namang napakatagal ng bakbakan dito ngayon sa may rush pit. Yung hit ni GPK, nagmiss, patay siya dyan. That's gonna be after God punishing itong si TA, and that is bad pag yung unang nawala sa inyo yung main damage dealer. Pero bakit ka nandyan? May safe naman daw, sabi dito ngayon itong si Ramses. Try lang, TP out! Nakatakas naman si Beshi. Meron naman palang way para makatakas. Charot-charot lang charot lang. Pero really bad move coming from the Templar Assassin. Oh. Iniisip ko nga yung gagawin niya, instead of going in for the kill sa Razor, is i-continue niya yung Roshan, since mabilis lang siya mag-Roshan with that double damage na meron siya. Pero hindi ko ina-expect na mag-blink in siya to get that kill. Pero hindi niya nakuha yung kill. Ay, grabe naman yun. Ito lang ba yung mapa natin? Nasa river lang sila, mga ship. Wala na yung Roshan. Kumuha pa ng isang kill dito si TM. Grabe. Yung vision kasi nila malawak dyan sa may rush pit. Same goes with Team Spirit naman. They do have a vision dun sa may upper side. Pero yun nga, sayang si GPK doon. Masyado siya nagkamali. Hindi niya... Tsaka nag-commit din siya dun sa may puck. Na kasi nakita niya naka-hexe, so iniisip niya maybe he could burst down ito si Toronto Tokyo with the double damage na meron siya. Kasi sobrang evasive eh. Hindi sapat yung isang hex ang kailangan, possibly ma-silence, or di kaya pinaka-most na disable nila would be yung roar. Yes. Kasi wala eh. Kahit sabihin mong ma-hex yan, pwede lang din mag war stop, pwede din siya mag-use and etc. So, pero... Hindi ko alam, mga kaibigan, on point yung pinaggagawa dito ng Team Spirit. Left alone itong si DM, he's gonna be a dead man dito sa my three lines. Okay lang, kasi wala namang isa pang casualty na nabigay para sa side ng Outsiders, since napag-farm si Dawnbreaker and TA at this time around. Pero, they need to make a move. Hindi pwedeng sila lang yung napupush back dito ng Team Spirit. Kailangan nilang ma-address si Terrorblade. Yun yung problema dito eh. Terrorblade up against Templar Assassin, I would go and choose TB all day. All day. Oh. All day. Lalo na super late, no? I-outrange lang ni TB yung isang Templar Assassin. Wala ka nang gagawin. Diba? Nga ka. Plus, nandun naman, may butterfly na. JB, and right now, kailangan i-address na yan ng isang Templar Assassin na, okay, MKB. I need MKB. Meron pang halberd si Collapse. Oo. So that's a problem for them. Kasi hindi ka pwedeng mag-rely on to this Dawnbreaker to carry the game. Talagang kay Templar Assassin ka, maghahanap ng damage. Cursive shot, tumama kayo ng posh ka. Pero itong si Toronto Tokyo kumukulit sa may likuran. Ang ganda ng pagkaka-coil. And itong si Ramses na iwang mag-isa. Kay Miposhka and Mira, wala sila masyado nagawa. And look at that. Hakoda was unable to use up his shallow grave due to the silence. Ramses out position. Taking some damage coming from Collapse. But Solar Guardian will be successful. Medyo bad bits in timing doon ni Miposhka. Wala din kasi siyang bad result. Pero nakuha nila yung Daxel. Yun yung maganda doon. At saka hindi na nakakagalaw din na maayos yung heroes ng Outsiders sa backlines with this puck na sobrang evasive na eh. Hindi na masyadong nakakatulong. And nakita natin kung paano maglaro si Toronto Tokyo with this Void Spirit kanina ng game number one. He knows talaga kung sino yung i-aim mo sa teamfight. Yes. And that should be eto nga si Daxel together with si Skyrat. Na si Skyrat kasi kanina ko pa nakakita, nasa harapan parate. Totoo. Yung pangit yung positioning niya all the time, as to why parate din siya nahuhuli. Yan. Pero ito na yun, KJ, I think this is a huge opening para dito sa Team Spirit. Ang hirap ng catch-up game sa gantong klase ng hero ng Outsiders. Ramses, you can't be that cocky kapag meron ng mga ganyang damage dealers sa side ng Team Spirit. Though, malaki tiwala niya dito kay Hakoda na naisalba naman siya. Pero, this is different game. Hindi na mapapatagal ng isang Dawnbreaker yung laban compared doon sa NP nila nung game number 2. Diba? So, I think it's really different right now knowing na yung isang Terrorblade sobrang nakakatakot na din. Oh, sobrang nakakatakot talaga. Yeah. May ages pa yan and he is going for the Satanic and mukhang baliktad yata yung prediction dito ni Dan. Mm-hmm.
Hindi aabot ng 60 minutes, pero Team Spirit yung mananalo. Hindi yata yung mangyayari dito sa game na to, pero who knows? Bilog ang mundo. Ayun. So, malay natin makakambak pa itong outsider. So, we just won good team fight, pick-offs, and sa last mistake siguro sa team fight kasi kanina ko pa nakita na watak-watak talaga yung team fight dito ng outsiders. Kumbaga, there's no single target na gusto nilang patayin. Yep. Kung sino na lang makita. Siguro kasi there's a pack na sobrang likot sa backlines kaya kahit sino na nasa harapan, go na natin yan. Totoo. And every time na gumugusto yung outsiders ng laban, Pac is right there to hold down three heroes or at least yung mga re-responde sana. So, as a result, nag-iisa lang yung pumasok, walang kasama, naunahan sila. Na-outnumber ng Team Spirit yun ng outsiders. But then again, nagkaroon nga tayo ng pause dito sa ating game. So, some issues lang on their end. Pero habang nakapause tayo dito, sana ma-share nyo yung ating live stream. Kumusta kayo dyan sa Twitch, YouTube, and Facebook? Good morning, good morning sa inyo lahat. Time check? 9:11 na mga Seb. Diba? Mukhang maximum natin dito until 2 or 1 p.m. or 1 p.m. mga Seb. Kaya kapit lang kayo dito, ha? And sa mga hindi pa natutulog, good luck. Yes, good luck sa inyong lahat. Sa ating lahat. Sa ating lahat, na hindi pa natutulog. Kakasubaybay dito nga sa Dota Action ng Arlington Major. Sobrang init kasi din ng bakbakan, eh. Yung second series, 3 games din. Ito naman, 3 games with 60 minutes game. Alam each mo, game. Yung Boom tsaka yung LGD, partida na yun, 2-0 na, eh. Pinartidahan na. Binilisan na nga, eh. Binilisan na para lang dito. Isipin mo na game 3 pa yun, di ba? Oo. Ano na lang tayo? Ano na lang tayo dito sa ating third series, di ba? Pero yun nga, mga Seb, finally, they've resumed the game. Walang matutulog. Diba? Gigising din naman, ba't pa tayo matutulog? Manood na tayo ng Dota. So, ayan. Na-resume na yung ating game. At tingnan natin, eto na yung ginagawa nila, JB. Katulad ng ginawa nila, nag-pressure lang din sila ng side in since they do have Beastmaster naman kahit pa paano na pwedeng gawin yung ginagawa ng katulad ng NP. Pero not that really, you know, mobile hero. Pero kaya niyang gawin yung papugak-pugak lang sa Gedli. Kung gusto mong patagalin yung laban. Iniisip ko dito kung ano yung pwedeng maging turning point ng outsiders. They can still turn things around pag nagka-error yung Team Spirit. Pero siguro kapag ang naibigay nila yun ng mga ultis perfectly for Terrorblade, burst him down together with this buck. Madali na lang din kumuha ng mga kids right after. Pero kasi pagkabuhay ang dalawang yan, kukunin mo si Pac, sobrang likot. Mahirap wala kang kasi ibibigay gawin, kay Terrorblade, di ba? No, kasi marami din kasing defensive item yung Pac, eh. Meron siyang Yules. Yeah. Scepter, in case man na sabihin natin ma-silent siya dito ni Yami, ma-hex man siya, pero sa ngayon, kinukulang pa rin yung damage or disables dito ng outsiders para ma-lockdown yung isang Pac. What if later on, mag-link and spear pa, etong si Pac, edi wala na. Etong si DM, hindi mo na matatarget etong ang Pac dito, so mas lalo pa siyang magiging annoying. So, pero hindi naman siya mag-go kasi meron naman siyang sangge kaya. So, I think it's enough para na kahit tumagal sa team fight. Kahit ma-roar ka dyan, it's fine kasi mabilis lang matapos with that status resistance and the HP given by sangge kaya. But, yun nga. Hindi na ganun kaganda yung nagiging game for outsiders hindi knowing na that talaga. Team Spirit Scary had a great life, mga Seb. Literal, na Team Good Life itong si Terrorblade. Diba? Ayan o, sitting at 27k net worth with 5 items dito ngayon on his inventory at 36 minutes. Puno na nga eh. The dream. May trades pa yan. Diba? And hindi ko na lang alam kung paano sasagutan dito ng outsiders itong game na to. Wala sila nung big turnaround na skill. Okay. Parang black hole or should you say yung echo slam na pambiglaan sa lima tapos mauubos mo. The dream na yon. Pero
ang pinaka-ideal talaga is mahuli mo sa Roar plus that Solar Guardian yung mga quirks dito ng Team Spirit. Medyo sobrang hirap. Sobrang hirap kasi mamimili ka pa eh. It's either Puck or di kaya Terrorblade, but for sure Terrorblade is the best target kasi siya talaga yung nagdi-deal ng so much damage coming from Team Spirit. Pero kasi there's the Puck eh, and yun ang nga sinasabi ko. Oh my god. The setup is way too good. Patay na si Yamich, less na yung magic damage, but there's gonna be the buyback. Ramses out position, was able to escape due to that Celestial Hammer. Makakawala siya the first time around. Pero the second time, Team Spirit attempts, medyo mapapahirapan na dito yun nga si Ramses. Dahil baka siya na-focus dyan. Pero tignan natin. Oo. Tatapangan na ba ng Team Spirit to sa high ground? Pang nag-hesitate pa naman sila, pero sobrang lakas na ni Hato. Wala kasi siyang ano din, other defensive item than Manta Style and Hurricane Pike. Kaya talagang scary pa rin, JB, ito na tumayo sa harap ng outsiders, but ngayon naghihintay na lang matalo yung outsiders, JB. Oo, hindi na to playing to win. There's gonna be DM with the roar. Good catch, Solar Guardian. Tatama ba? Ang gandang force to play Yato Rogan. Buhay na mga kaibigan. Natali pa nga si DM on GPK. Cut up inside. The damage of Team Spirit. There's a save. Pero GG will now be called by outsiders in Team Spirit. Taking this game away from the outsiders. Very beautiful. Team Spirit secures the spot dito sa TI. Congratulations sa Team Spirit indeed. Nice try for outsiders though, pero this is not their best game, I would say. Mas maganda pa yung naging game nila nung game 2, truth be told. Tingin ko hindi bagay kay Ramses yung last pick. Kasi hindi ka pwedeng mag-carry ng ganun if you're up against Team Spirit eh. Tingin ko kasi kailangan mong sabayan yung farming ni Yatoro katulad ng naging laban natin ng game number 1 and game number 2 para maging close yung game. Kasi kanina talagang nahirapan si Ramses na makasabay sa farming ni Yatoro given na hindi nga hard carry. Yan. Plus pangit ng mga position niya kanina pa. Together with the two supports na sobrang lalambot pero nasa... Yep. Parating nasa unahan eh. Kaya nagtataka ako ba't ganun yung position nila. Kaya parati silang nako-caught off guard. And wala din silang panghuli masyado kay Puck. Yun na nga. Pero tignan natin kung ano po masasabi ng ating panelists doon nga sa nangyaring yun. Sobrang solid nun laban. What a play for Team Spirit. Casey and the guys, take it away. Thank you so much, JV and KJ. Good morning sa lahat. And Team Spirit, mukhang hindi ata good ang naging morning ng outsiders dun sa naging resulta. And guys, congratulations nga pala for Team Spirit for, again, securing the international slot, accumulating 1,505 points. And they will defend their titles. And they will defend their title. Tama ka dyan, Darkstar, on point. And again, congratulations for advancing sa upper bracket. And they will defend their titles na hindi sila manggagaling sa open qualifiers. Sa close qualifiers. Mm-mm. Which is last year, nag-qualify sila throughout dun sa regional. Naka. Yeah, so wala masyado naka-expect talaga. So, exciting, no? Yung mga invited teams natin. Nandyan ang PSG LGD, nandyan ang OG, nandyan ang Thunder Awake, nandyan ang Team Spirit, TSM, nandyan din, Beast Coast, and Tendra Esports. So, padami na ng padami yung mga invited teams natin sa the international. Pero guys, hindi pa to yung last series natin. Meron pa tayong next series. Yeah, next series. Oo, next series. That would be Fnatic versus Team Aster. Naku po, is si Teams talaga namang yung mga tropa natin. Na bagong gising, mabibigla dito sa last series natin. No, parang first series sa kanila to. sa mga kakaano lang, kakagising lang. And kung mapapansin nyo, another C team will face another Chinese team. And ang pattern kanina, natalo ng Chinese team ang C team. So tingnan natin kung ganun nga ba yung mangyayari or will it be a different story for our last series? Pero yun nga yung mga match schedule natin. And guys, meron pa tayo ditong match MVP boss kasi
dito sa game natin, sige, let's talk about the game number 3. Nasabi mo kanina, Dano, mabilis matatapos yung game. Ito yung sinasabi natin, na-predict na natin kanina, no, mabilis matatapos yung game, hindi papaburi yung Dawnbreaker sa game natin, and what other more factors yung pwede natin makita dito for game number 3? I think una sa lahat, yung lane na ginawa ng Team Spirit, alam nila na magiging weak yung lane nila with Terrorblade and Clockwork, kaya nilagay nila si Mira sa mid top lane, kaya na-crush ng Team Spirit yung lane na yun, and for, ano naman, for Team Spirit doon sa may bottom lane, naging stable lang yung lane for Collapse. Hindi siya masyadong nag-stubble, pero at least nakapag-farm siya na maayos dun sa may bottom lane. Then, second thing dito na nangyari sa ating game number 3 is si Yatoro. Sobrang yaman niya dito, 13 minutes meron siyang Manta style plus threats. Ang ginawa niya doon, after Manta style, lagi na siyang sumasama sa mga kampi niya. Given na yung draft dito ng outsiders is kulang sa magic damage, and alam dito ni Yatoro na yung strength niya dito sa game na to is mabilis agad. Like, for example, isang item lang, pwede siyang sumama sa teamfight. And puti naman yung naging impact dito sa game na to. Sobrang yaman ni Yatoro, and hindi lang yun. Sobrang yaman niya, and hindi napatagal yung laro to the point na yung kinakailangan niya pa na sobrang daming items. Na-reach niya yung 6 slotted items ng parang abilis 35 lang. Minutes lang. 35 abilis minutes lang. Ang bilis niya nakakuha yung mga items niya. I think diba? Total yata yun ng 35 minutes. Ay, ng before it's 30 minute mark. Mga 20 na yung mga ganda. Maybe against these guys. I think they are a very good team. They play like really good. But in my opinion, we had a better draft. Like in every single game, we picked better heroes, and we know what they're gonna pick like exactly. So like everything went by our plan. I'm really happy that we managed to win them because they played this series well, and it was very hard to win. Yeah. It definitely was, right? Some long games, some tough fights in there. But between the games, right, what is it that you guys were talking about as a team to change to make sure you could get this win? That we need to focus, we need to play better, because first game we played just super bad, super, super bad. Especially me and Marcy, it was not the best performance. I don't recommend you to watch it again. First game was bad, and then we talk a bit, I eat some snack, drink some water, and I, like, second game, it was a different game. So it was much easier. That's how. That's what it's all about. Get that refresh in there, get pumped up and get powered up and ready for it. Now, also, this game qualifies you guys back for TI. But because of that, right, because you know this game was important in that sense, did you feel extra pressure from it? I don't know about pressure, but we really wanted to win it super hard. We we spent like whole day yesterday to prepare best picks, and thanks to Miposhka and our coach Silent, we have a significant draft. So, and we really need that this win, and we're happy now. Finally, we got to TI like in the end of the season, but still, it's super big for us. It is big for you. Got a big smile on your face as well. And the previous TI winners are back to TI, and that's what it's all about. So let's get ourselves back to the desk. Yes, yeah, so speaking of, natutuwa lahat ng players ng Team Spirit kasi yun talaga yung big news para sa kanila. No? They are finally invited sa the International, which is they have to defend their title. Kaya masayang-masaya sila. And of course, they have a shot dito sa ating Arlington Major pa din. Diba? Hindi pa, sa upper bracket pa rin sila. And they will have to face OG. Ang katapat ng OG kasi LGD. Ay, LGD, okay, yan. Sa mga katapat nila dito, yung mananalo between Fnatic and Aspen. Ay, oo nga, pala may last series pa tayo. Ito na nga, huwag na natin kalimutan ang last series. Dahil SEA versus Chinese team na naman po tayo. Ayan, so LGD, pwede pa natin makita, boss, yung ating bracket dito sa game natin. So, OG versus LGD magtatapat. And then, for Team Spirit, advance na sila sa upper bracket. And then, yung last series natin, waiting. Kung sino manalo doon, yun yung lalaban sa Team Spirit. And kung sinong matatalo, of course, manalaglag for the lower bracket. Yes, but bago tayo, ikaw, sasabihin ka pa ba? Bago matapos ang game, anong sa tingin mong expectations sa last series natin, Aster, Fnatic,
So feeling for, ko hindi ka pa matutulog. Oo, magkakaspa ako. So far kasi, nakikita natin, pag umabot yung series ng Game 3, puro reverse sweep. Puro reverse sweep nga eh, no? For OG, for Team Spirit. Mm-hmm. Magiging pattern kaya to. Ayan, let's take a look at the brackets here. NPSG, LGD, and OD. May nalaban na naman Team Spirit. Naka-advance sila. Congrats again. And the moment of truth for the last series. So, Aster and Fnatic. Kaya-kaya nilang itawid to. Ayan, bago tayo mag-take ng break. Kaya-kaya itawid ng Fnatic even with a stand-in. Tatlo. I think sa akin, kaya naman. Kasi nakita naman natin performance ng Fnatic. Although natalo lang sila sa PSG, LGD. Pero one time, may nakita ko isang series against RNG. I think kaya naman nila. Kasi parang mas nalalakasan ako ngayon sa Aster compare mo sa RNG. Dahil may stand-in, di ba? Pero I think mapu-pull off to ng Fnatic for sure. Kung mas sasabayan nila dito yung mid-game. I think mamaya natin i-explain yan. Dahil ako pa rin yung panelist. Ikaw pa rin yung makakasama natin. Yes, and si Dan pa rin yung magkakas dito. So, magkakasama pa rin po kami, guys, sa ating last but not the least series, Save the Best for Last, ika nga. But for now, we're gonna take a short break. And syempre, last series na po mga bossing right after this break. Proceed tayo for the last series. Ayan. And good morning.